nagpapaalis na nga itong si Narita at Attorney Paulo nang bigla namang sumulpot itong si Christopher upang pigilan nga itong si Rita. Ayon sa kanya'y nais daw niyang kasing samahan ito. Ngunit hindi naman pumayag itong si Rita dahil sabi nga niya'y kaya naman daw niya ang kanyang sarili. Agad naman nagpaalala itong si Attorney Paulo upang hindi nga sila mahuli sa kanilang pupuntahan. Sa huli nga'y wala rin nagawa itong si Tupe kundi payagan na lamang na umalis itong si Rita. Samantala, naiiyak naman itong si Peterson habang nagbabiyahe nga mag-isa papunta sa bulwagan ng Katarungan. Ayon nga sa kanya'y magiging maayos lamang daw ang kanilang sitwasyon kung mawawala na daw ang sagabal sa kanilang buhay mag-asawa. Nang makarating na nga siya doon ay sumunod naman itong si Rita kasama nga ang kanyang abogado. Napahinto nga ito ng bahagya at naalala nga niya ang kanyang mga nakaraan kung saan pinagbuhatan nga siya ng kamay ng kanyang asawa. Nakapanganak mag-isa at bumangon muli sa tulungan ng kanyang dating kasintahan na si Tupe. Sa pagkakataong ito na may lakas loob na nga siyang pumasok sa naturang bulwagan. Matyagang naghihintay itong si Peterson at si Attorney Ellie sa pagdating nila Rita at nang dumating na nga itong isa ay nagkatitigan naman ang mag-asawa. Napangitingan ng bahagya itong si Peterson pero itong si Rita ay halatang galit talaga sa kanyang mister. Nang magsimula na nga ang pre-trial hearing nila ay sinabi nga agad ni Attorney Ellie na hindi pa raw ba sapat na matawag na negligence ang ginawa ni Rita ng kapabayaan sa bata upang maging dahilan nga at mahulog ito sa kama. Pero matikas naman at tanong ni Attorney Paulo kung papaano nga naman daw nila nalaman yon dahil daw ba sa mga CCTV na ipinakabit ni Peterson sa tahanan ng kanyang kliyente nang walang paalam. Agad naman na pinagtanggol ni Attorney Ellie ang kanyang kliyente na si Peterson at ang sabi nga niya nagawa lamang daw yon ni Peterson upang makitang at mamonitor ang kanyang anak na si Baby Andrew. Ang lahat daw ng kanyang ginagawa ay para sa ikabubuti nga ng kanyang pamilya. Dagdag pa nga ni Attorney Ellie. Unlike your client na nakisama kay Christopher Salcedo na drug addict, di ba niya alam na he poses threat to the child? Ano? Tanong naman ni Rita. Natawa naman itong si Attorney Paulo at ang sabi nga niya ay total na pag-usapan na rin lang natin si Dr. Salcedo. Bakit hindi natin tanungin yang kliyente mo sa pagkakabaril sa kanya? Tugon naman ni Attorney Eddie. Bakit? May mapapakita ba kayong ebidensya dito ngayon? Kasi lahat ng binabanggit namin dito is supported by material evidence. At yung sinasabi nga na pagkakabaril sa kanya ay imposible daw sapagkat sa mga oras daw na yon ay nasa poblasyon itong si Peterson at may mga witnesses daw silang matatawag upang patunayan nga ang naturang statement. Agad naman na nagsalita itong mediator at pinaupo nga itong dalawang abogado. Nagpaalala nga ito na hindi raw nila maaaring gamitin ang mga statement sa korte sapagkat kinakailangan nga daw nila ng material evidence para suportahan ang kanilang mga sinasabi. Nagbigay naman ng advice itong si Attorney Ellie kay Rita at ang sabi nga niya i-give up na lamang daw itong bata para hindi na daw humaba pa ang kanilang pag-uusap. Nagalit naman itong si Rita at ang sabi nga niya kahit ano daw ang gawin ni Peterson ay hinding-hindi nga raw nito makukuha ang kanyang anak. Ngunit pinaalalahanan naman siya ni Peterson na maging kalmado sapagkat hindi nga raw ang kagustuhan ni Rita ang masusunod sapagkat meron daw silang kailangang sundin na batas. Nagtaas na nga po ng boses itong si Rita at ang sabi nga niya eh anong batas? Pinapaikot mo lang naman ang batas. Excuse me? Sabi naman ng mediator. Wika pa nga ni Rita ay anak niya raw itong si Baby Andrew at siya raw ang nagdala dito ng 9 na buwan. Siya raw ang naghirap mag-isa at wala raw karapatan itong si Peterson sa bata sapagkat sa papel lamang daw siya ama. Nainsulto naman itong si Peterson kaya ang sabi nga niya ay ama pa rin daw siya sapagkat ginawa niya nga raw ang lahat para mabuo ang bata. Nagsimula na nga magsigawan ng mag-asawa. Ayon pa nga kay Rita ay oo, ginawa lamang daw yun ni Peterson para sa kanyang pansariling kapakanan at sa pagkalalaki niya. Para sa pamilya natin na sinira mo dahil iniwan mo ko. Sagot naman ni Peterson, ngunit talagang hindi magpapatalo itong si Rita at tila ba nang aasar pa nga sa kanyang asawa at ang sabi nga niya ay yun daw ang pinakatamang desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay nang iwanan niya nga itong si Peterson. Bahagya namang natahimik itong isa ng marinig. Narinig nga niya ang sinabi ni Rita. Ngunit nagsalita muli itong si Rita at ang sabi nga niya ay, ano, gusto mo isa-isahin ko yung mga dahilan dito kung bakit iniwan kita? Hinamon din siya ni Peterson at ang sagot nga nito ay, eh di sabihin mo, kahit isa-isahin mo pa yan dito, hindi ka dapat umalis dahil asawa kita, pagmamay-ari kita. Agad naman itong kinorek ni Rita at ang sabi nga niya ay, naging asawa, pero hindi ibig sabihin nun na pag-aari mo ko. Kinwestiyon naman ni Rita kung papaano daw niya ipagkakatiwala ang bata kay Peterson. Ngunit sagot naman sa kanya ng kanyang asawa, dahil mahal ko siya, kilala mo ko Rita kung papaano ko magmahal. At sumagot din naman itong kanyang misis at ang sabi nga niya ay, oo, nakamamata.
patay. Muntik na nga raw kasi itong magawa sa kanila ng kanyang asawa na si Peterson nung siya ay nagdadalang tao pa lamang. Pinasabulaanan naman ito ni Peterson at sabi nga niya, hindi yan totoo Rita, hindi ko kayang gawin yan sa anak mo. Ngunit sambit naman ni Rita, nagawa mo na nga eh. Napikon na nga itong si Peterson kaya naman hinampas niya na nga ng malakas itong lamesa. Pinigil naman siya agad ni Attorney Ellie. At dito nga po nagtatapos ang kanilang pagtatagpo sa mismong bulwagan ng katarungan. Alamin po natin ang susunod na eksena dito lamang sa Init sa Magdamag. Magkita-kita po tayo muli mamaya para sa part 2 ng episode 94.